SkyDrive mga kasipa. So gagawin natin dito is ipupulwib natin, upgrade charging. Tapos lilinisin yung mga wirings na yan, yung mga nakakalat-kalat na yan. Okay? Tapos habang naglilinis tayo, nag-aayos tayo ng wirings. So napansin ko, may nakita akong nakalabas na isang wire. Ito mga kasipa, ito yung sinasabi ko sa inyo na maingat, mag-ingat sa pagtap ng mga wirings. So bakit? Kita nyo gumamit sila ng fuse, pero maling paraan. So bakit natin nasabing maling paraan? Mga kasipa, gumamit na sila ng fuse pero may naliko pa rin, ano? Pero bakit nga ba mali mga kasipa? Eh, gumamit lang naman sila ng fuse para sa busina. Nasa tingin nila ay tama. So para sa atin, mali yan. Mali ang gumamit ka ng fuse, mali ang gumamit ka ng relay. Okay? So bakit nagiging mali? Naka-fuse na nga, naka-relay. So ito yan, mga kasipa. So kumuha sila ng power ng relay dito. Ayan. Dito pa rin sa red wire na yan. So voltage drop pa rin yan. Agaw pa rin yan sa lahat. Okay? So hindi mo nagamit yung relay dyan. Pabigat lang yan. Pangalawa, fuse. So nakikita nyo, 15 ampere yung ginamit nilang fuse. Mali pa rin. Bakit na naman mali, mga kasipa? Kasi ang main fuse mo, 10 ampere. Ito, main. Yan yung kulay red. Tapos, bumaybay yan dito. Bumaybay, bumaybay. Tapos, yan. Tapos, nilagyan nila ng 15 ampere papunta sa busina. Papunta to sa fuse. Sa relay, relay punta sa busina. Diba? Kung titingnan nyo, okay naman, naka-fuse, naka-relay. Pero maling paraan. Ito yung tinatawag nating baliwala yung ginastos natin dito sa pagpapasit up ng mga ganito. Kasi, gumamit siya ng 15 ampere, pero doon pa rin siya kumuha sa 10 ampere. So, di ba, mga kasipa? Baliktad na nangyari. Yung main 10 ampere, yung sub 15. So, maling-mali. Bakit? Eh, kasi pag nagkaroon ng short circuit or mabigat lang ng konti, bibigyan yung 10 ampere natin kasi napakababa. So, baliwala itong 15 ampere na yan. Mas maunang bumigay yung main kaysa dito. So, huwag ka na mag-fuse. Di ba? Mali ito. So, dapat ang gawin mo dyan, ang gawin mong 15 ampere, itong main. Pero, pag ginawa mo naman 15 ampere yan, napakabigat na ng load ng motor. So, pag nagbusina ka dyan, kurap-kurap na yung mga ilaw mo dyan. Kurap na. So, kailangan gumawa ka ng panibagong linya. So, yan yung sinasabi natin mga kasipa, yung proper install. So, itatama natin to. So, maling paraan yung paggamit ng fuse at relay. So, naging parasitic si relay. Hindi siya totally nag-function. Nag-function siya as a normal. Hindi yung talagang nagamit yung pinaka-trigger power ng relay. Kasi, ang input dito sa wire na red. Ay, ang wire na red na yan, naka-fuse siya ng 10 ampere para sa stack ng motor. So, dito siya kumuha. So, ibig sabihin, pabigat na siya. Okay? Pabigat na si relay. Kasi dito na siya kumuha. And then, sinuplayan si busina. Eh, di, pabigat na rin. So, nangyari, dubli-dubling bigat na. So, yan yung tinatawag nating hindi stable yung current, ano? Pag nagbusina lang tayo mga kasipa dyan, uundap-undap na yan. Yan, kasi nagkaroon na tayo dyan ng voltage drop. O yung tinatawag natin, yung voltahe, pangagaw-pangagaw na. Kaya nagda-drop na. Kaya mangyari dyan, mapipure sa itong red wire. Ayan, kasi main yung red wire na yan. Okay? So, sana makatulong sa inyo na yung gantong paglalagay ng fuse is maling-mali. Okay? So, cannot be. 15 ampere, sub, main ampere, 10 ampere. Paano nangyari na? Todas ng Pilipinas. Yan na, sinasabi ko mga kasipa. So, dapat mas mataas yung main kesa dun sa sub. Hindi pwedeng mas mataas yung sub kesa dun sa main. Okay? Kung mas mataas man yung sub na yan, nakarekta rin sa battery. Tapos, si relay ang magdadriver. Okay? So, yan mga kasipa, yung simpleng paliwanag natin, ano? Kasi may nakita tayong mali, ngayon itinatama natin. Okay? So, mali yan. Mali din itong relay. So, mali. Babaguhin natin. Okay? Ayan mga kasipa. Susuka yung SkyDrive. Tapos mamaya, pupulwave natin yan. Upgrade charging natin. Tapos, installan natin yan ng ito. Dalawang LED. Tapos, mga ilaw sa dashboard at signal lights. Ayan. Okay? Ito yung before. Okay, makikita nyo yung after. Yeah, master. So, naka-encounter ako ng SkyDrive
stator, hindi na normal yung pagiging pula niya. So, yung pula niya, pag tinitigan natin, so nagiging parang maitim na. So, alam naman natin yung langis, nandito sa ibabaw. So, yung pag tinignan mo, side, nagbabago na yung kulay niya, tanda na natusted yung stator. So, ang ginawa natin, binuksan natin ito, wala yung mayari. Pinakita natin lahat na ito yung nangyari sa kanyang stator para aware siya. So, binigyan natin siya ng warranty. Pag bumigay siya sa loob ng 6 months, free yung paggagawa ko sa kanya. Okay? Para naman sa customer natin. So, pinakita ko lang siya para aware yung may-ari na yung kanyang stator is hindi na normal. Kumbaga sa ano, is 50-50 na. So, pag tumagal, maganda. Pero, kung hindi man tumagal, at least, aware siya. Pwede na siyang mag-ipon para dito sa stator niya. Okay? So, pinakita din natin. Ayan. So, hindi nagalaw lahat. Ayan, ayan. So, hindi nagalaw lahat. Ayan. So, ito kasi, tiwala yung basihan natin dito. Kaya, yun ang ginawa ko. Wala kasi yung mayari. So, ngayon, dumating na rito si Pops. Pinakita ko sa kanya. So, okay. Nakita naman niya yung kanyang stator. Ayan. Kung makikita nyo, mga master. So, pasok siya sa resistance. Wala pa siyang problema naman. Kaso, yung pagiging pula niya is delicates na. Yan yung tipong, ano na, overcooked. So, hindi na natin masasabi kung paano pa o hanggang kailan pa yung kanyang lifespan. Kaya minabuti natin, bibigyan na lang natin siya ng warranty. So, just in case masira itong si stator, sa loob ng 6 months, gagawin ko yung kanyang bagong stator. And then, wala siyang babayaran. So, yun yung pinaka-warranty ko na lang sa kanya. So, malay nyo, malay natin, magtagal pa ito. Sa full wave natin, mas maganda. Okay? Ang mahalaga doon is aware tayong lahat. So, kagaya kong gumagawa at saka sa may-ari, nakita niya yung gantong status na kanyang stator. Kasi, sakit ng sky drive ito. Naluluto yung stator. Okay? So, ito na tayo mga kasipa, no? So, natapos na natin i-upgrade charging tong sky drive. So, ito na. Hindi pa namin nilalagay yung kaha kasi lilinisin niya kasi may alikabok. Yan. So, na-upgrade na natin. Telubat na. Tapos, in-installan natin siya ng full LED. So, dual LED. Yan. Harap. Tri-LED. Dalawa. Bago. Tapos, meron siyang park light. Yung park light niya, tatlo. Tapos, nilagyan namin siya ng signal light. Super bright. Left and right. Tapos, nilagyan din namin siya ng LED dito sa dashboard. Mga kasipa, maliwanag din. Ganon din dito sa likod, left and right, LED rin, maliwanag. Tapos nilagyan namin siya ng LED na dual contact, tail light, saka brake light. So, hindi po yung blinker para walang huli. So, yan mga kasipa. Try natin. Susi. Yan. Ito yung liwanag, ano? Try. Yan. So, isang LED lang yan. Tapos, nilagyan din namin siya ng switchless hazard. Yung switchless hazard, ito yun. Yan. So, stock switch, ginawa ko siyang switchless hazard. Tapos, dual horn proper install. Okay? So, ito. Sipa. Try natin. Left signal. Yan, umakita nyo. Yun, oh. So, napakaliwanag ng kanyang signal lights. Yan. Yun, oh. Tapos din namin. So, kanina pa namin. Ginawa. Patay. Tapos, kanan. Okay. Yun, oh. So, napakaliwanag. Nilagay namin kasi super bright yan. Okay. Tapos, ito naman yung kanyang switchless hazard. Mga sipa. So, left signal, tapos bigla mo siyang tulak sa kanan, hazard. Okay? Tapos kung makikita nyo, working pa rin yung kanyang signal indicator. Single signal indicator. So, working pa rin kahit naka hazard. Kasi naka-modification. Okay? So, yan mga kasipa. Liwanag, ano? Yan.
Tapos, switch naman natin yung starter. Yun, oh. So, ang ganda ng tunog ng makina, no? Ito yung mga kasipa. Sariwang-sariwang tunog ng makina. Press na press. Alikabok lang siya. So, pag nalinis, quality na. Okay. Tapos, ito naman yung kanyang headlight. Switch natin. Ayan, kita nyo yun. Kasipa. So, napakaliwanag ng kanyang headlight. Tapos, yung kanyang LED. So, yan, oh. LED. Liwanag din. So, yan yung tail light. Oops, papreno nga ako. Ayan, so ipipreno natin. Ayan o. So lalo pang lumiwanag. Ayan. Ayan o. So functionable lahat. So super bright din ito. Hindi siya nagbli-blink kasi ayaw natin na nagbli-blink dahil nahuli. Tapos ito yung kanyang headlight. Ayan o. Paps, pa-hi nga ako, paps. Hi. Ayan. So naka-hi yung headlight. So makita niyo, makasipa, liwanag o. Yan. So wala pang mini driving lights yan. Headlight pa lang. Ayun o. Oh. Yan. Papatay ako, paps, ng headlight. Passing. Yun o. Oh. Sige, passing. Yun. Tapos, switch mo yung headlight. Yan, passing. Yun. Makita nyo mga kasipa, paps, patry akong pabusina. Yan, makita nyo, napakalakas ng busina nya. Hindi na kurap mga kasipa. Stable current. Kasi, naka-proper install mga kasipa, yung kanyang headlight, ano. Ayan, so anti-kurap. Kasi, tinama natin yung pag-install. Hindi yung, gumamit ka ng relay, tapos gumamit ka ng fuse, i-dinerek mo sa accessories line, mali po yun. So, baliwala yung fuse at saka relay. Okay, so yan yung tamang install para magamit mo yung relay at saka fuse. Okay. Tapos, ito yung kanyang switchless hazard. Pagkaliwa mo, tapos bigla mong kanan, ayan na. So, naka-hazard na. Yun na. Iwanag. Okay. Ayan, makasipa, no? So, pakaliwanag na. Yan, kita nyo, makitang-kita. Okay, so tingnan nyo kung kukurap pag binusin ako. Yan, so wala. Wala siyang kurap. Mga sipa, so sabay-sabay na lahat. Kita nyo, stable current. So kanyang headlight, walang kurap. Naka-hazard, yan. Tapos nakabukas yung kanyang tail light. Tapos nakabukas ang park light. So sabay-sabay lahat ng ilaw niya. Hindi pa nakurap. Okay, so yan yung sinasabi natin proper install. Ano? Tapos kailangan malinis yung pagkakagawa. Ito yung ginawa natin. Sipa. Yan. So ito, play. Just in case magkaroon ng trouble, meron kang play. So yan, didikit yan dyan. Okay. So bababa. Yan, naka-protection hose. Bakit? Kasi kumakalug po yan. Nagagasgas yan sa bakal para safety. So hindi siya matatalop. Kasi ito, talop ito kanina. Nginoya ng mababahit mga daga. Nginoya tayan. So nilagyan na natin, inayos na natin lahat dyan. Yan. So, okay na. Bago na lahat. Okay? Ayan. Yun, oh. So, kita nyo naman. Sabay-sabay lahat. Kayang-kaya. So, try naman natin magbultahe. Okay? Pakatayin ko muna. Titingnan naman natin yung kanyang bultahe. Kasi naka-full wave na. Multistar ka. Yung pula? Oo. Yan. So, magbubultahe naman tayo. Kasi pula. Okay, so ito naman kasi pa, oh. Naka-idle 14.6. Ayan. Bukasan natin ilaw. Ayan. Kung kita nyo, yan yung fuse niya ngayon. So yan ang tama. Huwag po tayo magpipuse dun sa may harap. Maling-mali pong paraan yon. So ganyan dapat ang pagpupuse. Ayan. So 14.6. Paps, pabukas nga ako ng headlight. Ayan, sa may kanan. Yun. Tapos hazard. Left signal, kanan. Okay? Hazard. Yan. Makikita nyo mga kasipa, bukas na yung kanyang hazard, tail light, tapos yung kanyang headlights. Yan o. Tapos naka-minor. Okay? So, kita nyo yung charging system niya, 13.3. Ayan. 13.3, 13.2. So, kayang-kayang supplyin lahat. Kasi naka-proper install lahat. Okay? Okay. Kaya mga kasipa, so kita nyo naman,
hindi bumabagsak ano. So buhay lahat ng load. Yan. So yan yung proper install natin. Okay. Ayos. At chambahan na naman natin. Ayan. Sipa. Yun no. Yan. So sky drive. Suzuki sky drive. Full wave done. Tapos lahat ginawa namin LED nang walang conflict. So ibig sabihin ng walang conflict kasi pag in-LED mo lahat yan, may conflict yan. So walang conflict yan kasi nilagyan natin ng mga tanim para anti-conflict. Okay? Ayan, magandang gabi mga kasipa. Thank you for watching. Powered by Albert Sudus Group. Yan. Okay.